Welcome back to my channel. Hindi ka pa ba sure sa kursong kukunin mo sa college? Kung yan ang tanong mo, pag-uusapan natin yan sa lesson video na ito. Actually, maraming kabataan natin ang medyo nagugulumihanan pa. Ano nga ba ang kursong kukunin ko, ma'am, sa college? Okay, mahirap kasi yung trial and error tayo. May mga na-encounter kaming ganyan na estudyante na ito yung unang kurso, tapos nagkaroon ng pangalawang kurso, tapos kumuha uli nung pangatlong kurso. So parang ang nangyayari ay nagsha-shopping tayo ng courses. Pag nangyari yun, syempre, sayang yung time, sayang yung budget, sayang yung energy. Tsaka baka madrag yung ating momentum, madrag yung ating enthusiasm na makatapos ng kolehiyo. Okay, so sa lesson video na to, meron akong mga katanungang ibibigay sa inyo. Try niyong sagutin para maka-arrive talaga kayo sa ano nga ba yung kurso na magandang kunin sa college. Unang tanong, ano nga ba ang gusto mong maging trabaho? Ano ang career na likes mong i-establish? So, yun kasi ang isang batayan. Gusto mo ba maging guro? Gusto mo ba maging engineer? Maging doktor? Maging medtech? Maging nurse? Maging business person? Entrepreneur? Chef? Anong gusto mo? So, alamin mo ano ang gustong-gusto mong karera pagdating ng panahon. Kasi mabilis lang ang college, 4 years lang yan or 5 years sa ibang kurso. So, magandang malinaw sa'yo ano talaga yung gusto mo, anong trabaho, anong career ang gusto mong i-establish. 2. Ano ang hilig mo at kayang-kaya mo? Okay, mahilig ka bang magturo ng mga bata? Mahaba ba yung pasensya mo sa pakikipag-usap sa kanila, pagsagot sa mga tanong nila? Kung ganun, pwede kang magturo sa elementarya. Mahilig ka ba mag-handle ng mga specimen? Mahilig ka ba na magbuo, magguhit, o gumawa ng mga building plans? So, tingnan mo yung sarili mo, yung hilig mo, at syempre yung kakayanan mo. Kasi mahirap kumuha ng kurso na alam mo namang hindi mo taglay yung mga skills para doon. Halimbawa, sabi nga ng iba, kung hindi ka masyadong magaling sa math, huwag kang kumuha ng kurso na maraming mathematics subjects kasi baka bumagsak ka lang. Pero ang iba naman, tinatry talaga nila. So, tingnan mo hanggang saan yung kakayanan mo at kung masaya ka ba habang pine-perform mo yung mga gawain na nalilinya sa ganoong skills or trabaho. Isa pang dapat i-consider, syempre, na nakalinya sa tanong na yon, yung kakayanan. Syempre, malakas ba ang katawan mo? Kaya mo ba yung nasa initan? Kaya mo ba yung may mga binubuhat na mabibigat? Kaya mo bang magpuyat para aralin ito, para i-analyze ito? Yung mga ganon. Tsaka kung ang kursong gusto mo ay nakikipag-deal sa mga clients, marunong ka bang umite? Mapagpasensya ka ba? Magaling ka ba mag-notes? So, yung mga ganon, tingnan yung mga hard skills, tingnan yung mga soft skills para nababalanse na iyaakma doon sa kursong nasa isip mo or pinaplano mong kunin. Pangatlong tanong, ano ang kakayanang pinansyal ng iyong pamilya para masuportahan ang iyong pag-aaral? Syempre, mahalagang i-consider ito para hindi ka mag-uumpisa lang, kundi mababadyatan ka, may pondo hanggang matapos ka. Actually, marami kaming ganitong instances na medyo syempre bilang guro ay kinalulungkot namin kasi magki-enroll sila, papasok ng isang linggo, dalawang linggo. Pagkatapos ng dalawang linggo, sasabihin na nila, "Ma'am, sorry po, hindi na po ako makakapagtuloy ng pag-aaral kasi nagkaroon po kami ng financial problem." So, magandang tingnan talaga yung kakayanang financial. Actually, ngayon, hindi naman gaanong usapin ito kasi marami tayong state universities and colleges kung saan libre ang mag-aral ng kolehiyo. Kung meron mang babayaran, napaka-minimal lang, napakaliit lang. So, napakapalad natin ngayon sa state universities and colleges. Hindi mo kailangang magbayad ng tuition, hindi mo kailangang magbayad ng miscellaneous. Makakatapos ka ng very minimal lang yung cost. Pang-apat na tanong, aling paaralang kolehiyo ang malapit sa tirahan ninyo? Kasi nga, ngayon, di ba, mahirap mag-commute, medyo maraming expenses, pag-travel mo pa lang.
Tapos, syempre, pag malapit ang paaralan sa inyo, magkakaroon ka ng karagdagang tulog kasi shorter yung travel time. Plus, wala ka ng problema sa board and lodging. Hindi mo kailangang umupa ng bahay para dun tumira habang nag-aaral ka. Yan actually, meron tayo niyan yung mga state universities and colleges na mga nasa bayan natin, nasa probinsya natin. Good choice actually yan kung nandun din lang yung kursong ibig mo. Okay? Hindi mo na kailangang lumayo pa. Napakaraming advantages na ang paaralan ay malapit lang sa iyong tirahan. Panglimang tanong, ano ba yung course na maraming trabaho kapag natapos ka na? Okay, ano yung maraming job opportunities? Mahirap kasing mag-aral ng isang kurso na alam mo naman na isa, lima lang ang tatanggapin doon. Libo-libo kayong gumraduate, pero isa o lima lang pala yung tatanggapin doon. So, what I'm trying to point out here is, maging practical tayo, maging wise tayo na yung kursong kukunin natin ay may naghihintay na trabaho para sa atin. Ang hirap kasi noon, lalo ngayong pandemya, maraming nagsarang mga industriya, maraming dating may trabaho, pero dahil nagsara nga yung mga kumpanya na yon, nawalan sila ng trabaho. So, syempre, ayaw naman natin na pagka-graduate mo, wala kang trabaho. So, parang, ano yun, nag-sacrifice ka ng 4 years or 5 years, tapos pagkatapos nun, wala naman palang trabahong naghihintay sa'yo or napaka-limited ng job opportunities. So, isa yan sa dapat nating mapag-aralan. Dapat natin siyang ma-analyze. Pang-anim na tanong, ano ang match sa personality, sa knowledge, at sa values mo? Okay, magandang ma-consider to kasi minsan mayroong graduate na hanggang naka-graduate na hindi pa rin niya talaga na-improve yung pagiging mahiyain. So kung ang trabaho, ang kurso ay nalilinya sa mag-accommodate ng maraming clients, parang mahihirapan siya. Baka sa interview pa lang hindi na makapag-eye contact. Hindi ko naman sinasabing hindi ma-redevelop, pero definitely ikaw ang nakakaalam ng iyong personality at ano yung kaya mong gawin, ano yung magiging magaan para sa'yo. So, palangiti ka ba? Makwento ka ba? Ikaw ba ay mapagpasensya? Can you work under pressure? Ikaw ba ay hindi madidiriin? Okay lang ba sa'yo na medyo ang environment mo ay mainit? Maraming gawain, hindi ka ba mareklamo? So, yung mga bagay na yan, okay, yung attitude mo, tingnan mo rin. Kasi malaking factor yan sa iyong kurso kasi yan ay factor na taglay mo rin sa iyong potential na trabaho. Okay, so itong mga katanungan na to, magandang malinaw ang kasagutan mo. Hindi yung, pwede naman ma'am na ganito, ma'am siguro ano, ganyan po. Magandang definite yung answers mo dito para matulungan ka na makapag-decide dahil ayaw nga natin ng trial and error kasi sayang sa time, sayang sa budget, sayang sa efforts. Imbis na makakatapos ka in 4 years, yung 4 years mo baka maging 5 years, 6 years, 7 years. Nako, baka abutin ka ng residency policies sa university ay hindi ka makatapos. Okay, ano naman po ma'am yung mga tips na ibibigay nyo para tamang-tama talaga yung makuha kong course sa college? 1. Do your part. Okay? Do your part. Habang nag-aaral ka, mag-aral ka talaga. Okay? Mag-aral ka talagang mabuti. Hindi kailangang sabihin pa ng magulang mo or ng guardian mo na mag-aral ka. Do your part kasi matured ka na naman, kolehiyo na yan. You can take initiatives, mag-usa ka, at alam mo yung makakabuti sa'yo, pues yun ang gawin mo. Okay? 2. Have a very strong determination to succeed. Okay? Gusto mong magtagumpay. Gawin mong malakas talaga yung determination mo. Ano pong ibig sabihin nun, ma'am? Siyempre, pagka medyo pinanghihinaan ka, may downtimes, may time na may financial problem, may personal problem, kapit sa pangarap. Protect your dream kasi ikaw ang bubuo noon, ikaw ang a-achieve noon, hindi ang kapitbahay mo, hindi yung nanay mo, hindi yung kapatid mo, kundi ikaw talaga.
3, have self-discipline. Napakahalaga ng disiplina sa pag-aaral sa kolehiyo at sa pag-abot ng pangarap natin. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na, ito pangarap ko. Pero nagpapabaya tayo. Nag-gaming lang tayo. Pag tinamad tayo, ayaw na natin. So yung mga ganun ba, we should have self-discipline. Tayo ang magmo-monitor mismo sa sarili natin. Hindi natin hihintayin ng ibang tao na sawayin tayo. Kalabanin natin yung mga monsters sa sarili natin. Okay? Para yung disiplina nandun. 4, seek guidance from God, from your parents and guardians, from your teachers, and from experts. Okay? Huwag mong sarilinin kasi iba syempre yung may wisdom, iba yung may experts na nagga-guide sa'yo. Hindi masamang magtanong, hindi masamang magpa-guide. Mas gumagaan, mas dumadali kung merong nagga-guide sa atin. Kaya magpa-guide tayo. Huwag magsarili, huwag po matigas ang ulo. 5, pray. Napakahalagang tayo ay nagdarasal. Kung ano mang schedule ang ibig mo, mahalagang tayo ay nagdarasal. Kasi dyan tayo humuhugot ng lakas. Okay? Alam mo yon pag may gusto kang ma-achieve, magdasal. Huwag yung magdarasal lang tayo pag may hinihiling. Siyempre, huwag din natin kalimutang magpasalamat. Okay? Ako, sa aking experience, nakatapos ako ng aking undergrad, ng aking master's, ng aking doctorate degrees, lahat yan may kahalong pagdarasal. Hindi dapat siyang kinakalimutan. Okay, so success awaits you. So do not hesitate. Make up your mind. Okay, eto ang kursong kukunin ko sa college. I will have the strongest determination to finish it and be a successful individual, successful professional after 4 years. Or after 5 years, depending on the years provided in your course. Okay, sana nakatulong sa'yo ang lesson video na to para yung pagde-decision mo kung anong kurso ang kukunin mo sa college ay malinaw na malinaw. Okay, there we have it. Thank you so much. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!